today's video tayo ay magluluto ng isa nilang putahe dito sa Japan kung saan ay gagamit tayo ng isda nating mga nahuli kahapon. At ang pangalan ng luto na to ay yung nambatsuke. Napakadali niya lang gawin guys. Ito ay kinakain nila dito as pulutan. Pwede rin gawing ulam. Ito yung parang inatsarang pritong isda. Tara at simulan na natin. Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Kailanganin lang natin ng sibuyas, bell pepper, and carrots. Pwede rin kayo hindi maglagay ng bell pepper kung gusto nyo. So, ang gagawin muna natin ay babalatan muna natin yung ating mga carrots. Hindi na siya fresh eh. Ayan o. Apat na araw ko na yata itong huling nabili. Kaya, babalatan natin siya. Pero kung fresh to guys, kahit hindi na natin siya balatan. Kasi maganda naman yung kulay at balat ng carrots guys kapag fresh. Pero dahil hindi na siya fresh ay babalatan natin. Ayan. Medyo kumulubot na rin kasi siya. Tapos ang hiwa natin dito guys ay maninipis na hiwa lang. Ayan. Ganyan lang. Lagay lang natin sa container guys. And ang susunod natin yung ating bell pepper. Paghiwa na ito naman guys ay ganun din. Pipinuhin lang din natin siya. Tingnan nyo bumabaon naman yung kutsilyo natin ngayon. Sa ano? Dito sa ating chopping board. Ilagay lang din natin dito sa ating container. Hindi hiwa natin guys, pinong-pinong lang. Maninipis lang talaga as in. At ganun din, ilalagay lang din natin siya. At pagkatapos guys, ang gagawin naman natin ngayon ay linisin natin yung ating isda. Tandaan nyo guys, yung mga huli natin kahapon, ayan siya. So ang gagawin natin ay tatanggalan natin ng ulo. Ayan, para mas maganda. Ang isang ginagawa naman nila dito mga hapon, binibiak, tapos tinatanggalan pa ng tinik, guys. Kaya lang dahil matrabaho yun, tatanggalan na lang natin sila ng ulo. Ang gagawin lang natin dito, guys, ay siya naman nating aasinan. Ilalagay lang natin dito sa ating planggana. Gawin natin ay titimplahan lang natin ng asin. Lalagay lang tayo ng harina. Para sila ay makot lang ng harina. Bago natin sila ipiprito. Ang next natin gagawin guys, yung ating namang syrup. Maglalagay lang tayo ng ating soka. So, tansyahin nyo na lang guys kung gaano yung gusto nyong gawin. Maglalagay lang tayo ng ating asukal. Ayan. Damihan natin. At konting toyo. So, kung di talaga ako nagsusukat, guys, sinasakto ko lang kung ano yung maging lasa niya. And then, lalagay tayo na salt and pepper. Kaya, konting toyo lang, guys. Kasi, magiging adobo yung kulay na inyong gagawin. Kapag dinamihan nyo yung inyong nilagay. And then, maglagay din tayo ng ating bechin, guys. Ating ajinomoto. Siyempre, made in Japan yung ginagamit ating Ajinomoto guys. Hindi tayo bumibili ng ibang Ajinomoto. Tatandaan nyo, iba ang Ajinomoto ng Japan. Original talaga. Hindi katulad ng iba, chemical. Kaya tikman lang natin ngayon kung matamis na ba siya at maalat-alat na ba siya. Tapos, saka lang natin i-add yung ating mga gulay dito mismo sa ating ginawang pinakasabaw niya. Ang sarap niya guys. Atsara-atsara talaga yung lasa niya. And then, ang gagawin lang natin, ilalagay lang natin itong mga guloy na hiniwa natin kanina, yung sibuyas natin, ating carrots. Ayan. As in, parang nag-a-atsara talaga tayo. Ayan. Mas masarap to guys kapag madami-madami talaga ang sibuyas na nilagay. Alam mo ba yun? Talaga yung nagpapasarap yung maraming sibuyas. Mag-a-add tayo ng sibuyas guys, nakukulangan ako sa kanya. As in, puro sibuyas na lang talaga siya. Ayan. Sarap kasi guys nito pagkakumatas talaga yung sibuyas natin sa mismong sabaw na niya. Ayan. Din.
Tatakpan lang natin habang piniprepare natin yung ating prito isda. Lalagay tayo ng mantika. Atin guys. At guys, hindi siya sinutuno. Ganyan yung kulay lang niya. Ayan, nakita nyo guys, humupa na yung kanyang sibuyas. Bumagsak na. Saka natin ihahalo naman itong ating isda. Ayan, para siya naman ay mag-absorb ng sabaw na pumatas na na sibuyas na dun sa ating pinakasuka. Ayan. Iibabaw lang natin siya. Masarap yan guys kapag mainit-init pa. Ayan. Natikmang ko to dun sa kaibigan ko, kay Ate Ruth Dicena. Shoutout sa'yo ate. Sa kanya ko to natikman. Sarap na sarap ako guys. And mula nung natikman ko yun, hindi na ako nagluto. Tinamad ako. Bumibili lang ako, guys, sa supermarket. At napakamahal din sa supermarket. Ha? Mahal din siya. Yan. At after nyan, i-shake lang natin para ma-absorb niya yung sapaw. Tapos mamaya natin siya hahaluin talaga. Unti na lang tayo ng konti para baka gusto po mapak ni Papa ng isda eh. Saka natin, shake, shake, shake. Kaibigan ko tong Tupperware na to eh. Itong plastic na to, hindi ko pa nasisobra yan. Saka natin siya, i-shake, shake, 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 sa bawk ay sumama dun sa ating isda. At itago lang natin to sa ref for 2 hours. Pwede nyo na siyang kainin. Mas malamig siya guys, mas masarap. Ayan, itatago lang natin siya sa ref para makumpleto yung kanilang pagkatas. Ginawa nating nambaske kung saan ay nabawasan na ni Papa dahil 3 araw na siyang nasa rep kasi mas babad siya sa suka, mas masarap. At carrots, kailangan ay pinong-pino talaga yan. Medyo napalaki yung paghiwa ko kaya medyo matigas pa siya kaya hinintay kong mag 3 araw. At kahit ilang araw yan sa inyong rep ay pwedeng-pwedeng yung kainin at pulutanin. Meron din tayong kimchi at steak dahil kulang na naman tayo sa tugo. Ayan, tikman natin. Tikmas! Yung nakuha ko sa kan isda, hindi siya nakababad sa suka. Hindi siya masyadong dumasa. Piliin natin nasa ilalim. Sap ng sibuyas. Tamanig yung buwi siya. Ito ang lambot. Ang sarap. No more, no. Ang sarap niya, guys. Tamang-tama na. Ulam. Isa to sa mga paborito kong binibili sa supermarket, guys. Kagandahan nito, kahit ilang araw siya sa ref nyo, hindi siya nasisira. Dahil nga gawa siya sa suka. Kaya anytime na wala kang maulam, pwede nyo siyang ulamin. Tapos yung sibuyas at carrots natin. Kasi isa medyo matigas. Kaya kinuha ko yun nasa ilalim. Kaya maganda dito guys, kahit na ilang araw na siya sa ref nyo, malutong pa rin yung gulay. Kaya kailangan huwag nyong ilalaga yung inyong carrots at sibuyas. Huwag nyo siyang gigisahin as is lang. Para malutong pa rin siya every time na kinakain nyo. At don't worry, hindi siya masisira dahil ang sukang ginamit natin ay walang halong tubig. Kaya mapapatagal talaga sa inyo rep. The best guys, napapundutan din. At yung sabaw niya, dumasa na dito sa ating isda. So yun lang guys. At sisirisuin ko muna ito.